So ngayon po, basahin naman natin ang ating letter of the day. At ito po ay galing kay Marvin. Sabi niya, "Dear Ate Raquel, Marvin Cruzata po ang aking pangalan. Tubong Isabela. Dahil po sa kahirapan namin, naghanap ako ng magandang kapalaran. Kaya sumama po ako sa tiyuhin ko na nagpunta sa Maynila. Tinuruan po niya ako magmaneho ng tricycle at ipinamaneho niya sa akin ang isa sa lima niyang tricycle. Sa pamamagitan naman po noon ay nabili ko ang mga pangangailangan ko bilang binata. Nakapagpapadala rin po ako ng pera sa mga magulang ko. At mabait naman po si Tio Dante sa akin, kaya naging masaya po ako sa Maynila, lalo na po nang makilala ko si Marian. Maganda at mabait si Marian, Ate Raquel. Nagtatrabaho po siyang mananahi sa isang kilalang fashion designer dito sa Maynila. Nakilala ko po siya dahil na rin sa isang anak ni Tio Dante, si Cez. Kaibigan niya kasi si Marian. At doon po nagsimula ang aming pagiging magkaibigan ni Marian. Hanggang sa niligawan ko siya. At nang lumaon, tinanggap naman ni Marian ang pag-ibig ko. At naging makulay ang paligid ko noong sagutin niya ako. Hindi ko naman po inilihim kinainay at itay ang tungkol sa amin. Kahit sa pamamagitan ko lang po ng cellphone kami nagkakausap. Nagagawa ko pong ikwento sa kanila si Marian. At maligaya naman po sila para sa akin. Ate Raquel, naging inspirasyon namin ni Marian ang isa't isa. Lalo kaming naging masipag sa aming trabaho. Nagsimula akong mag-ipon para balang araw ay makapagpakasal kami. Masasabi ko pong naging napakaganda ng daloy ng aming relasyon, Ate Raquel. Kapag may tampuhan po kami, madali rin kaming nagkakapatawaran. Ano pa't parang wala na yatang katapusan ng kaligayahan namin, Ate Raquel. Mabilis na lumipas ang dalawang taon at dahil may ipon na ako, niyaya ko siyang pakasal. Totoo ba ang sinasabi mo, Marvin? Hindi ka nagbibiro? Ang tanong niya sa akin. At sumagot naman akong, Marian, alam mo kung gaano kita kamahal. At wala akong pinangarap, hindi ang makasal na tayo at magkasama na habang buhay. At sumagot naman po siya, Marvin, labis mo akong pinaligaya. At sumagot akong, kung ganun payag ka ng makasal tayo. Ang sagot naman ni Marian, oo, payag na payag ako, mahal ko. Agad po naming ipinaalam sa aming mga mahal sa buhay ang aming napagkasunduan. Wala naman pong tumutol at lalong naging masaya ang lahat. Noong mamanhikan kami kina Marian, di lang si nainay at tatay ang kasama ko, pati na rin ang pamilya ni Tio Dante. Kaya naman na itakda ang aming kasal. Alam mo ba, Ate Raquel, tinripli ko pa ang sipag ko sa pagtatrabaho. Aba pamangkin, baka naman magkasakit ka na sa ginagawa mong pagkayod. Abe, hinay-hinay lang. Baka wala ka nang itagal sa honeymoon ninyo ni Marian. Ang pabirong sabi sa akin ni Tio Dante. Alam mo, Ate Raquel, si Marian din po ay lalong nagsipag. Katwiran niya, gusto kong madagdagan ng ipon ko, Mario, para maitulong ko naman sa iyo dahil magiging mag-asawa na tayo. Kaya naman, Ate, wala talaga akong maipipinta sa aking kasintahan. Pero akala ko, wala nang wakas ang kaligayahan namin.
ngunit nagkamali po ako. Dahil minsan, hindi ko nasundo si Marian sa trabaho niya dahil na-aksidente ang tricycle ko. Kaya ang ginawa ko, tinext ko siya at sinabing ipasusundo ko na lamang siya sa kaibigan kong tricycle driver din. Pero tumanggi siya at ang sabi niya, kaya naman daw niya kunin mag-isa. Hindi ko na pinilit pa ang gusto ko. Ang hindi namin alam pareho, pinag-overtime pala siya sa shop, kaya inabot na ng madaling araw siya natapos. At dahil doon, may masamang nangyari sa aking pinakamamahal. Habang pauwi siya, napagsamantalan siya na isang lalaking hindi niya kakilala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong malaman ko yun, Ate Raquel. At nalaman rin nila Tio Dante ang nangyari. Naawa sila sa pamilya ni Marian, pati na rin ng aking mga magulang. Pero ewan ko, Ate, pero nag-iba ang damdamin ko. Para akong nahiya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang naramdaman ko. Pag-aalala na magbunga ang kawalang-hiyaang ginawa sa kanya ng kung sino. At hiya sa sasabihin ng mga tao dahil tiyak na may magtatawa sa akin. Dahil doon, hindi na ako nagpunta kay Marian. Hindi ko na rin siya tinawagan. Hanggang sa pati ang pag-aasikaso namin sa aming kasal ay nahinto na. Hindi mo na ba pakakasalan ang kaibigan ko, pinsan? Dahil ba sa nangyari sa kanya, kalilimutan mo na lamang siya? Lalayuan mo na lang? Mga tanong ni Ses na iniwasan kong sagutin. Kasi Ate Raquel, hindi ko pa rin alam noon ang nadaramdaman ko. Ang alam ko lang, ayaw kong pagtawanan o ayaw kong pagtawanan at libakin ako ng mga tao, Ate Raquel. Dahil doon, kaya naipa siya kong makipagkalas kay Maria. Masakit sa akin ang ginawa ko. Ngunit alam kong higit ko siyang nasaktan. Kaso, nanaig sa akin noon ang aking pride. Isang pride na sana'y hindi ko na lamang naramdaman. Kung may babalik ko lang sana, Ate, ang mga panahon yun, hindi ko na sana ginawa ang nangyari. Hindi ko iiwan si Marian. Pero wala na, nandun na yun. Magsisi man ako, huli na ang lahat. Dahil wala na si Marian. Patay na siya, Ate Raquel. Naglason siya sa labis na sama ng loob. Ate, pinagsusuntok ko ang sarili ko dahil sa galit at pagsisisi sa ginawa ko. Abot naman hanggat langit ang pagkamuhi sa akin ng pamilya ni Maria. Wala kang kwentang lalaki. Mababaw pala pagmamahal mo sa anak natin. Sana hindi na lang ikaw ang minahal niya. Ang sabi ng mga magulang ni Maria. Patawarin niyo po ako, nagsisisi na po ako. Kung kailan kanya kailangan at saka ka nawala, napakakitid ang paunawa mo. Umalis ka na. Lumayas ka rito. Ayaw naming makita ka. Ang pagtataboy sa akin ng tatay at nanay ni Maria. Ate Raquel, pinagtabuyan nila ako sa lamay ni Maria. Nakita ko na lamang yung muli nung mailibing na siya at wala ng kanyang pamilya. Napakasakit, Ate Raquel. Sising-sisi po ako. Halos gusto ko na rin mamatay ng mga panahon yun. Araw-araw lagi akong nasa puntod niya hanggang
magkasakit ako. Dahil doon, magpa siya sina tatay at nanay na iuwi ako sa Isabela. At naging labas-pasok ako sa ospital ate, kaya naubos po ang mga ipon ko. Minsan tinangka ako na rin pong magpakamatay, pero naabutan po ako at napigilan ni itay. Dahil sa awa ng mga magulang ko, pinilit kong maging matatag, gumaling sa aking karamdaman, at nangyari naman po yun. Nang gumaling po ako ay muli akong nagtrabaho. Pero narito pa rin sa puso ko ang labis na kalungkutan at pangungulila, Ate Raquel. Hindi ko pa rin po mapatawad ang aking sarili sa nagawa ko kay Marian. 5 taon na po siyang wala, ate. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago ang sakit na nadarama ko. Ate Raquel, makakalimot pa kaya ako? Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Gusto ko rin po sanang makamit ang kapatawaran ng pamilya ni Marian. Ano po kaya ang dapat kong gawin upang mangyari yun? Ubus na gumagalang, Marvin. Nakalulungkot naman nangyari sa iyo, Marvin. Sa inyong dalawa ni Marian. Pero andyan na yan eh, tapos na ang lahat. Nangyari na ang hindi dapat na mangyari. Sa katotohanan lang, pareho naman kayong nagkamali. Mali ka, Marvin, dahil tinalikuran mo si Marian sa oras ng kailangan kanya. At mali din naman si Marian dahil kinitil niya ang kanyang buhay. Diba? Ang buhay natin eh, hiram lamang natin sa Panginoong Diyos. Kaya wala tayong karapatan na tapusin ang buhay natin. Marvin, dapat siguro manalangin ka. Magdasal ka ng taimtim. Ihingi mo ng tawad ang mga nagawa ng kasalanan. At ipakiusap mo na rin sa Panginoong Diyos na tulungan kanyang mapatawad ang sarili mo. At malimot mo ang lahat. Parang gumaling na rin ang sugat ng iyong puso. Ipanalangin mo rin sa Panginoong Diyos sa tulungan kang mapatawad ng pamilya ni Marian. Sulatan mo kaya sila. Iparating mo ang taus-puso mong pagsisisi. Hindi naman kasi biro ang mawalan ng anak. Napakasakit mo, lalo na at namatay nga siya. Dahil nasa aping kalagayan ng kanilang anak. Kaya unawain mo at iisin mo na lamang kung pagsalitaan ka man nila ng masasakit. Huwag mong kalilimutan, walang imposible sa Diyos o imposible sa Diyos. Walang sugat na hindi niya kayang pagalingin. Kahit na ang pinakamalaki at pinakamalalim na sugat ng puso ay kaya niyang paghilumin. Basta manalangin ka na lamang ng mapahintim. Huwag kang mawala ng pag-asa. At kapag nararamdaman mo ang kalungkutan, ang pangulila, lalo ka pang dapat kumapit sa Panginoong Diyos. Pag ang faith mo, ang pinatatag mo ang faith mo, gagaling ang sugat ng puso mo. At mapaghihilom mo rin ang galit ng mga magulang ni Marian sa iyo. Pero in God's time, nangyayari yan. Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin, Marvin Rosata ng Isabela.